Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ikalawang linggo po tayo sa panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, pangalawang linggo ng Adbiyento. Ngayon din ay ang Katolikong araw para sa may mga kapansanan. Sa Ingles, Catholic Handicap Day. At ngayon din ang pambansang linggo para sa may mga may sakit ng acquired immunity deficiency syndrome o AIDS. Isama po natin sila sa ating mga taimtim na panalangin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, puburin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at makyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Biyag silang inagaw sa iyo at kinalakalagkad na palayo, ngunit ngayon ibinabalik sa iyo sakay sa kalawalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag
na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at ibabalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at patwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatrim na may luha, baya mo mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsisihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiya ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagpakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya.
pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabindalimang taon noon ng paghahari ng Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Pilipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lesanias ang tetrarka sa Abilinya. Sina Anas at Kayapas naman ang mga pinakapunong saserdote noon ng panahong iyon. Nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya, sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ng propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baho-baho, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Jesus ay dinggin, daan ay patatagin. Si Jesus ay dinggin, daan ay patatagin. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Panahon ng Adbyento. Kadalasan po ang unang pagbasa propeta Isaias. Ito ang mga propesiya ukol sa Mesiyas, sa mananakop, sa kagandahang idudulot niya. Ang mga may sakit, pagagalingin. Ang mga may kapansanan, mawawala ang mga disabilidad. Ngayong araw, pinagdarasal po natin ang mga may AIDS, Acquired Immunity Deficiency Syndrome, National AIDS Day ngayon. Pambansang araw na mga may AIDS. At gayon din, Katolikong araw para sa mga may kapansanan. Mamaya po, makakapiling ko ang mga PWD, Persons with Disabilities. Magsasalo-salo po kami mamaya sa parokya natin, sa ating komunidad. May konti tayong pagsasalo-salo. Kaarawan nila ngayon. Ang diwa ng hula ukol kay Jesus, ang mga may malulubhang sakit, ang mga may kapansanan, sa araw ng Panginoon, gagaling
at magiging malakas ang lahat. Ito'y panghawakan natin. Malapit na po ang Pasko. Salamat sa Panginoon. Pinagtitibay natin ang kaugnayan natin sa isa't isa upang ipagdiwang ang kaarawan ng Panginoong Jesus Nazareno. Mga pagbasa, Propeta Baruch, sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos at Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, pinapakilala kasi ang ating patron, si San Juan Bautista Gabay, Patnubay, Ehemplo, Pintakasi, patron natin. Paano pinapakilala? Noong panahon yun, may mga emperador sa Roma, mga Cesar, mga matataas na tao. Noong panahon noon, may mga Pilato, mga gobernador. Noong panahon noon, may mga Herodes, ang tetrarka, si Herodes na mamamatay tao. Noong panahon yun, may mga punong saserdote, sina Kayapas. Minsan po, lalong-lalo na sa political na klima, sisip-sip na tayo sa mga Cesar, mga Pilato, mga Herodes, mga Kayapas. Mahilig tayo sa mga tao, dumidikit tayo sa mga taong matataas ang posisyon. Sisip-sip tayo sa may otoridad para makinabang tayo. Yan po yung sa likuran. Paano pinakilala ang ating patron? At sa ilang hindi nakikilala, hindi natatagpo, hindi yung mga matatayog, matataas, mga makapangyarihan. Payak na tao, simpleng tao, ordinaryong tao, si San Juan Bautista. At nasa kanya, ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang ipapahayag niya. Yan, mga kapatid, hindi sayabang, kung hindi kababaang loob. Yan po ang inilalahad sa atin, ang daan ng pagpapakumbaba. Saat, huwag nating habulin yung ambisyon, matataas ng mga pangarap sa lugar natin, sa munting mundo na ibinigay sa iyo ng Panginoon, doon ka makipagkapwa, doon tayo magpakabuti, doon tayo makipag-ugnayan. Doon tayo gumawa ng komunidad ng Nazareno. Yun ang unang punto ko. Hindi matatayog, matataas, kundi pagpapakumbaba. Sinabi ni San Juan Bautista at ang aral sa kanya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan kasi ang Adbyento, paghahanda. Talikdan ang ating mga bisyo, ang lumang tao sa atin. Iugnay ko na po ang pangalawang pagbasa. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sinabi kasi, darating ang Panginoon. Babalik ang Panginoon. Ano ang mga katangian na sinasabi ni San Pablo? Sana po sa pagbabalik niya, matagpuan tayong malinis. Sana po, matagpuan po tayong malinis, walang dungis, at puspos ng mga mabubuting asal. Kagabi po, Makata po ako. Naghahanap po ako ng mga katagana maaalala natin. Mas madaling ma-memorya yun. Wag po tayong ang contribution natin, hindi po tayo kaunti,
Hindi po karampot. Hindi po katiting. Ulitin po ah. Kung magbibigay tayo, magkakawang gawa tayo, hindi po karampot, hindi po kaunti, hindi po katiting. Malapit na po Pasko. Huwag po natin tipirin. At kung tayo'y magre-regalo, ito rin, yun ang negatibo. Positibo naman. Buo! Bukal! Bukas! Ulitin ko po. Buo, bukal, at bukas. Buti na. Salamat. Muti ka nang makalimutan. Matanda na ako. Darako naman ako sa huling punto ng ating ebanghelyo. Una, hindi yabang, pagpapakumbaba, at yung malinis na puso at pagtalikdan sa kasalanan. Sinabi naman, ano magiging trabaho ng ating patron, San Juan Bautista? Yung mga marami kasing mga sagabal, marami mga hadlang, mga bundok, mga burol, itutumba, ibababa. May mga butas sa karsada, sa daan, mga lambak, tatambakan. Kaya ilabas na natin ang ating mga piko, ang ating mga pala. Kaya ngayon katagalan natin, patatatagin yung liko-liko, tutuwirin. Mga Pilipino tayo, ha? Yung katwiran, hindi ibig sabihin, pilosopo ka, ha? Nangangatwiran ka na, ha? Ginagamit ko yung rason mo, ha? Ang katwiran nang galing sa matuwid. Kailangan matuwid ang pag-iisip. Paalala lamang, ha? Kaya nga yun ang katwiran, matuwid. Tutuwirin ang daang liko-liko at yung daang baho-baho, yung mataas, ibababa, yung mga may butas, tatambakan. Kaya nga, para sa atin, aplikasyon, minsan sobra, minsan kulang. Kailangan nasa gitna tayo, ha? Mga kapatid. Ha? So, paalala lamang sa atin yan. Ha? Sige po. Yan ang aral para sa ating ngayong panahon ng Adbyento. Patatatagin, tula na po ko. Kapwa di bugbugin. Mukha di lamugin. Umiwas ka sa gin. Bahay di tibagin. Gamit di laspagin. Aral di buwagin. Puso di basagin. Buhay di sunugin. Ang Diyos ay ibigin. Jesus ay irugin. Salita ay dinggin. Salbo ay tugtugin. Panyapak pagpagin. Tulong ay sipagin. Isip ay hubugin. Daan patatagin. Patatagin. Espelyin natin ang patatagin. Salamat po. P. Pasko'y malapit na. Pakiulit. A. Alisin ang masamang ugali. T. Talikdan ang kasalanan. A. Ayawan ang chismis. T. Talikuran ang bisyo. A. Angkinin ang tama. G. Gumawa ng kabutihan. I. Ingatan ng kaluluwa. N. Ngayon, magbagong buhay. Ngayon, magbagong buhay. Sa tulong ni Maria ang Inmaculada Concepcion at ni San Jose, nawa po, ang buhay natin ay hindi karampot, katiting, kaunti, kung hindi buo, bukal at bukas para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukong sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng ating simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagbuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tukdin nawa nilang lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingang espiritual at paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kalooban mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo, aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Song.
mananariw at mamumulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunuan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. Ang mga pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapila ng lahat ang naparin siyang nagulat sa bulat, sa pilay ay nagpalagad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bahagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay.
Si Kristo ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niya si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Adya-adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin.
ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo mga aping mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung kayo narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkananda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati niya dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundaan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala lang mga pangalan sa binyang ni kaunibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.